Magandang araw po sa inyong lahat, mga kakusina. Ngayon ay magluluto naman ako ng chop suey. Ayan, mga vegetable lover. Pero naku, yung alam ko ata, yung mga gulay ngayon sa Pilipinas, nakikita ko sa news, medyo nagmahalan. Masakit, medyo masakit sa bulsa. So anyways guys, ang kailangan po nating mga ingredients ay ito. Chicken thigh, ayan. Iniwa ko lang po siya sa bite size. Yan pong gagamitin natin pang sahog. Ito ding chicken liver, chicken gizzard or balon-balunan. At ang ating quail eggs, ayan. Kung ayaw nyo naman po siyang lagyan ng quail eggs, ay ayos lang po. At pagkatapos itong mga gulay na gagamitin natin. Green bell pepper. Pwede rin po kayong gumamit ng red bell pepper. Nasa sa inyo po yan. Chicharu. White cabbage na iniwa ko sa katamtamang laki. And then carrots. Ayan, medyo pais lang siya ng bite size. Sayote. At itong ating cauliflower. At syempre, ang kailangan natin panggisa ay butter, chopped garlic, sliced onion, at mamaya ay titimplahan natin yan ng Knorr seasoning. Ayan, gamit ko ay Knorr seasoning. Pwede rin kayong gumamit ng Maggi seasoning. At saka oyster sauce. Magsisimula na po tayo mga kakusina, pero ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano kalalambutin ng sabay-sabay ang ating mga gulay. So usually, pagka ganito, itong cauliflower natin, ayan, i-blanch lang natin siya. Parang half cook. Ayan, anguin na natin siya. Ano lang po siya, nilubog ko lang siya within 30 seconds. So itong matitigas na gulay lang po ang ating i-blanch. Yan, tapos ay ibabad natin sa malamig na tubig para ma-stop yung kukong nito. Itong ating sayote naman. Yan, so bali itong tatlong gulay lang na to ang i-blanch lang natin kasi yung the rest naman ay mas madali lang siyang lutuin. Anguin na natin to. Binlanch ko lang po siya within 2 minutes. Yan, so ito po ang pinaka easy way para yung mga gulay natin ay magpantay-pantay ang kanyang lambot at maging crunchy. Ayan, isunod naman natin itong ating carrots. Ito at half cook na siya, 2 minutes din po. Pero depende kasi yan sa lagay ng pagkat yun ng gulay. Okay, so ayan, tapos na tayo mag-blend sa tatlong gulay natin. Mag-umpisa na tayong manggisa ngayon. Ito, ilagay na po natin ang butter. Kapag nagigisa po kayo, kagaya ng butter yung gamit nyo, kaya star margarine. Huwag nyo po ngayon na uminit ng uminit yung inyong paglulutuan dahil yung paglagay ng butter, masusunog yan. So okay lang po yan, natutunaw siya. And then, pwede na natin ilagay ang bawang sibuyas. Alagyan natin ng konting asin para lumabas yung juice ng ating sibuyas. Yan ay, naamoy ko yung bango. So yan, igisa-igisa lang natin siya hanggang maluto. Ayan, naluluto ng ating bawang sibuyas. Unahin po natin igisa itong ating chicken liver. Ayan, kaya inuunan ko itong igisa kasi para mahahong natin. Kasi ito madali lang siyang lumambot. Yan ay ano na lang natin siya. Sutay-sutay hanggang maging brown lahat ng ganito. I-set aside muna natin ito. At ito, igisa na natin ang ating chicken. Itong chicken gizzard or balon-balunan. Kapag yung chicken natin, ayan, nag-golden brown na at wala na siya yung parang sari-sariwang ganyan. Ayan, magkikita nyo. Ayan, parang pinapanserd natin siya. Para at least hindi siya maglasang sariwa. At yung ating chicken gizzard, ayan, talagang brown na rin. So, ang gagawin natin ngayon ay lagyan lang natin siya ng kalahating tasa ng tubig. Ayan, papalambutin po natin to. Ayan lang po natin siyang kumulo. At lumambot.
Ayan, medyo malambot na siya. Ayan, makikita nyo. Parang yung laman nito ay nag-shrinks na. Ayan yung chicken natin. Ayan, kapag malambot na yan, itong ginasa natin, yan, chicken liver. Isama na natin siyang pakuluhin. Ayan, huwag yun nang isama yung dugo-dugo na yan. Nakakano naman. Ayan, so ayan lang natin siyang lumambot. Ayan, pakuluhin pa natin. At pag medyo malambot na siya, ilagay na natin yung ating mga gulay. Ayan, shoutout po pala kay Miss Mary John Lopez Gomez. Ayan, nasa Dubai. Ayan, mag-ingat kay dyan. Kabale, stay safe. Shoutout din kay Mr. Carlo De La Cruz. Ayan, magandang buhay sa'yo, Mr. Carlo De La Cruz. Mabuhay ka hanggang gusto mo, kaibigan. Ayan, sana mapanood mo to, pero isisend ko sa inyo yung link. Ayan, so takpan lang po natin siya. Ayan po natin lumambot. Malambot na po, mga kapusina. Ayan, so ang gagawin natin ay ilalagay na natin ang ating mga gulay. Ayan, mag-uumpisa tayo dito sa bell pepper, pero ugasan muna natin, ha? Ayan, ugaliin yung ugasan ng ating mga gulay. Kasi minsan may mga, ano yan, may mga small worms. So, ayan. And then, yung mga binlans po natin kanina. Itong ating, ayan, cauliflower. Yung carrots natin at saka sayote, ayan. Kasi ito, binaban natin sa malamig na tubig. Kaya inuna ko siyang nilagay dyan, sinabay ko sa bell pepper. Para uminit po siya ng konti. At pag diyo mainit na siya, doon natin nilagay ang ating repolyo at chicharu. Ito ay napakadali lang maluto. Kaya ayan, ay iuli muna natin siya. So ayan, kumukulo na. Ayan, so bali pinakuloan ko lang siya para yung binlans natin gulay kanina ay uminit. Ayan, kapag kumulo na, ilagay na natin ang ating cabbage. Ayan, o repolyo. Napapa-English na ako rito kasi yan, pag bumibili ka mga gulay, puro English ang mga to. Kaya minsan tuloy, medyo napapaisip ako. So ayan, so guys, usually tatlo lang kaming kumakain dito. Pero ngayon parang dumami. And parang pang ano na to, 10 to 15 person. So ayan, hintayin lang po natin siyang malantay yung ano natin, yung repolyo. At pagkatapos ilagay natin itong chicharo natin. Itong chicharo talagang napakadaling maluto nito. So ayan, takpan po natin siya. Wala! Ayan, ha? Napakagandang kulay ng ating mga gulay. Ayan po. Talagang pantay-pantay ang luto. Ayan, ilagay na natin ang ating chicharu. Oh! 10 to 15 person. Pero, talo lang kami kumakain. Ayan, mga vegetable lover. Eh, pagkatapos, syempre, dahil ito madali lang maluto, timpla na natin ito ng konting seasoning. Kung wala po kayong seasoning, pwede nyong lagyan siya ng soy sauce, tapos konting ito, oyster sauce para alis magkakulay siya at lalong sumarap ang ating chop suey. Ayan na, aluluin lang natin siya hanggang maluto na ang ating lahat ng gulay. At pagkatapos ay lagyan natin siya ng cornstarch. Magtutunaw lang tayo ng konting cornstarch sa ating malamig na tubig para yung yan, yung juice niya ay lalapot ng konti. Ito at luto na. Siyempre, titikman natin yan mga kukusina. Napakasarap. Pero dahil masarap na, lagyan pa natin ng konting paminta. Ayan. At ang ating konting asin, medyo matabang siya. Pero yung nilagay kong seasoning dito, oyster sauce, medyo maalat na yun. Konting asin lang. And then pagkatapos na itong cornstarch, tunawan lang natin siya sa malamig na tubig. Kaya na konti lang. Para alis yung sabaw nito ay lumapot mga kaibigan.
Ayan na, pag nagtutunaw kayo ha. Ayan na, cornstarch, arena, glutinous rice flour. Ayan na, laging sa malabing ng tubig para mas maganda po yung ano nyo. So, ayan ay. Ooh. So, ito usually luto na to. Ayan, hintayin lang po natin mag-mix yung ano, cornstarch para lumapot yung kanyang sabaw. So, ayan ay, nagmi-mix na po siya. Ay, napakasarap nitong chop suey ko. Ayan, oh. Ayan, lumalapot na siya. Ayan na, nakakaakit. At ang ating panghuling quail eggs. Voila! Ayan, ah. Pwedeng-pwede talaga sa panghandaan. Ayan, ah, talagang ay, naku. Mapapayaksara rice ka nito, mga kakusina. Ayan, so, ayan o. Oh, makikita nyo talagang yung gulay natin. Talagang, ano na yan, pantay-pantay ang luto. Ayan, yung chicharu, talagang green na green. Ayan na, at yan o. Oh. Oh, diba? Ayan. Okay, luto na po yan. At tayo ay kakain na, mga kaibigan. Tara, samahan nyo po ako. Ito, kakain na po tayo, mga kakusina. Ayan. Talagang yung gulay natin ay yan, crunchy-crunchy, boy na boy. Ayan. So, baka nagtataka kayo bakit ko binance, ha? Para yung mga, ayan, yung mga hindi ganong nagluluto ng chop suey. Ayan, baka ma-overcook ko yung gulay nyo. Ayan. Ito yun ang pinaka-easy way para yung lahat ng gulay nyo po ay magpantay-pantay ang luto. Ayan, pero usually ako pag nagluluto ko sa ano, kahit hindi ko na binablance. So ayan, at least nai-share ko sa inyo yung mga iba-ibang sikreto. Ayan, para mas mapadali ang buhay natin sa pagluluto, mga kakusina. Ayan, talagang mapapayaksara rice ka nito. Ayan, sa mga vegetable rubber na kagaya ko. Ayan. So anyways, maraming salamat po. Ayan, nag-greet na ako ng more than 1,000 subscribers. Napakasaya ko, mga kakusina. Sana ganun din po kayo kapag natutuwa nyo yung mga niluluto ko. Ayan, talagang napakadali lang. Ayan po, yung mga friends ko pala. Napakarami ko ng friends sa Facebook. Ayan, mga nagbe-birthday. Minsan hindi ko na nag-greet. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat, mga kaibigan ko sa Facebook. Ayan, mag-birthday po kayo hanggang gusto nyo. Ayan, stay sick. Talagang mapapayaksarize ko. Napakasarap. Talagang pati yung juice niya, oh. Ayan, ganyan po yung magandang chop suey, oh. Ayan, oh. Ah, tapayin mo pa ng cook to, ah. Ma-overload ka na naman sa sobrang kabustugan. Ayan, ah. Maraming salamat po sa inyo, mga kakusina. Ayan, ah. Hanggang sa susunod po na video, ayan. Maraming pa akong i-upload na video soon. Pero medyo busy lang. Ayan. Sige po, paalam sa inyo.